mga mom shees and to all the plant lovers out there. Welcome, welcome po sa aking channel. And for today's vlog, ano po, ipapakita ko sa inyo yung mga na-cut ko na plants ko dito sa aming shaded rooftop garden. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga nodes nila na mayroon ng bagong patubo. So, para magka-idea kayo na kapag kinot nyo, tapos walang natira, as in yung ano lang, yung ano bang tawag doon. Basta ipapakita ko na lang sa inyo. Ang hirap i-explain ng hindi nyo nakikita. So, ayun, medyo malamig dito ngayon sa ating shaded rooftop garden. Sana po ay clear nyo, naiintindihan yung mga sinasabi ko kasi medyo maingay po sa background natin, so please bear with me. So if interested po kayo sa mga ganitong klaseng videos, please subscribe to my channel po and follow my social media pages, Mom She's Green Thumb sa Facebook at sa Instagram. So without further ado, let's get started. Before anything else mga moms, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago kong nabili na pots and mga paraphernalia sa gardening. Ayan. This one, ito, sa Shopee ko po ito nabili. Kasi, usually, ang gamit ko is yung twisty or twist-tie na nabibili sa Ace or sa Shopee din. Ayan. Tapos, recently, nakakita ako ng ano, nakalimutan ko kung kanino ko nakita yon. Ang gamit niya is para siyang Velcro. So, ito, nabili ko sa Shopee. Sa The Urban Gardening Shop. Bali, ano siya eh, para siyang Velcro. So, maganda to kapag lalo na kapag gagamit kayo ng pole. Ayan, maganda siyang gamitin para kumapit. Ganito po yung itsura niya. Ayan. Feeling ko kasi mas hindi, ano bang tawag doon? Parang mas protected yung mga plants, yung mga stem kapag ito yung ginamit natin. This one is, I think, mga 165 pesos lang sa Shopee. Tapos, bumili na rin ako nito. This is the large one na, ano lang siya, very light lang yung material niya. So, okay na okay for propagations, lalo na kung ibebenta nyo. Pero, this is the large one. Hindi ko kasi sinukat. Dapat pala bumili din ako ng small and medium. Ayan. So, sobrang mura lang din. Tapos, kanina, dun sa Suki ko, bumili din ako ng mga pots. Ayan. Ito ay 20 pesos each. Bumili ako ng 5. And ito naman, medyo mas malaki. This one is 3 for 100 naman. Ayan. Kasi alam nyo naman, magre-repot ako mamaya at maglalagay ulit ng mga pole. And then may nabili din ako mga poles. Pero aside dun sa bumili rin kasi ako ng pole tsaka moss pole, na vlog ko din po yun. Pero this time kasi kailangan ko kaya napabili ako doon sa pinagbilan ko din ng mga plastic at kay Sunshine Garden. So ang daldal ko, umpisahan na natin yung vlog natin. So let us begin. Ano ba unahin natin? Ah, ito. This is a Birkins. Ayan. Alam nyo, ang mahal pa ng bilili ko nito. Siguro 2 years ago. Kasi nabili ko to August 22, 2020. Nung mahal, super mahal pa ng mga Birkins. Ayan. Tapos, kinapt ko siya kasi medyo leggy na siya. Kung makikita nyo, ayan. Plus, ito. Ito yung kinapt ko from there. O, diba? Recycled lang yung gamit natin, mga moms. So, ayan. Ito yung kinat ko na Birkins from there. Kasi, pinapaugat ko siya. So, ayan. Nakikita nyo po. Ayan na yung kanyang ugat. So, meron na. Alam nyo, napanood ko kahapon. Okay lang naman na hindi kayo gumamit ng rooting powder. Pero, kung gusto nyo mapabilis ang inyong propagation, mas okay daw po na gumamit ng rooting powder. Eh, ako, hindi naman ako nagmamadali. Pero, I want to try. So, let me know kung meron na kayong ginagamit na rooting powder para maka-add to cart na rin ako. Ayan. So, kinot ko yung Birkins ko. Kung makikita nyo, eto. Dito po ako nag-cut. Tapos, sana nakikita nyo yung mga bagong pauspong. Ayan, nakikita nyo po ba? Ang dami, di ba? So, ibig sabihin, buhay pa din siya. Kaya pag, nakikita nyo medyo matamlay na yung inyong plant or leggy na,
ang lumig ang hangin. Ayan. I-cut nyo siya, tapos hayaan nyo lang po yung remaining, and then ilubog nyo sa water yung, ano, yung plant mismo para magkaugat, and then saka nyo siya i-repot. Super, ano yon. I think magiging successful yon. So, magiging dalawa pa yung inyong plant. So, in my case, magiging dalawa yung Birkins ko, di ba? Kasi hindi na medyo maganda yung Birkins ko. Ayan. Kasi naano ko siya, parang napabayaan siya sa araw. So, nire-revive ko siya. In short. Tapos, this is another example. This is a painted lady. Ayan po. Bale, dito naman po ako nag-cut. Ayan, kung makikita nyo, nag-cut po ako. Ayan. Tapos, ayan, may umusbong na napanibagong dahon. O, diba? Ano lang to? Siguro mga 2 weeks na. Ayan. Tapos, yung kinap ko dito, nandoon lang kasi sa propagation area ko. Ano, yung kinap ko dito, binabad ko siya sa water. Tapos, ito yung magiging mother plant ko. Diba? Ang, ano, ang amazing talaga ng mga plants natin. No? Okay. Another example, this is a syngonium na albo. Ayan, kung makikita nyo, wala na po siyang dahon. Kasi nga, super leggy na rin siya. Ayoko namang i-repot. So, ginawa ko, kinut ko siya. Ayan, dito po ako nag-cut. Tapos, ayan na, di ba? May tububo na agad. Tapos, ito pa, ayan, nagkakaroon pa siya ng mga, ano ba tawag doon? Bukol. Bukol yung tawag nila doon. Tapos, ito, actually, nagkaroon nga siya ng, ano eh, oh, ng dahon pa dito eh. O, di ba? Sobrang, ano talaga, success. Success itong ginawa kong experiment. And what else pa ba yun nandito? Ah, ito. You know, my favorite manjula. Na alam nyo naman, yung manjula ko, lagi ko siyang kinakot. Gusto ko lang kayo bigyan ng sample. Diba kaka-harvest lang natin ng manjula. And look, mga moms. Look, diba? Nakikita nyo ba? Ayan, may mga patubo na ulit siya na bago. Dito ako nag-cut. Ayan, dyan po ako nag-cut. And then, ayan na, may mga patubo na ulit siya. Diba? Kaya... sobrang ganun kasi pag talaga yung manjula ko. Kaya gusto nilang palaging nag-harvest ako sa kanila. And ito yung pinaka ano talaga, pinaka last na ano talaga, ano bang tawag doon? Yung lakasan talaga ng loob. Kasi ito yung pinaka mahal ko na plant sa aking collection. Tapos dinasalan ko talaga to ng mabuti. Ng mabuti kasi, ayan. Ay, ang hangin. This is my... Florida Beauty. Ayan. Di ba ang ganda-ganda niya? Pero kasi baby pa to nung nabili ko. Until now, baby pa rin siya. Nung nabili ko to, meron ng one leaf na pa-unfurl. Pero green siya. Tapos, ang bilis niya ng dahon. Pero unfortunately, lahat ng dahon na lumabas ay color green. So, ito siya. Ito yung mga yon. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga lumabas na dahon, 'di ba? Puro green. So ibig sabihin, nag-revert siya. Ito nga yung newest leaf. Eh. Ang ganda-ganda na nung pwesto niya. Tinabi ko na siya dun sa Pink Princess ko na super pink dahil nga ang ganda ng tama ng light sa kanya doon. So by the way, ang ginawa ko ay kinot ko yung dalawa. Tapos nilagay ko siya sa water para humaba yung roots, and then itatanim ko ulit siya kapag medyo mahaba na yung roots nila. O diba dadami yung Florida ano ko? Florida Beauty ko dadami. Pero hoping ako na sana yung mga next leaves niya ay magkaroon na ng magandang variegations. And ito yung papakita ko sa inyo. I'm not sure kung makikita nyo. Nakaano kasi ito yung lechuza. Paano ko ba ipapakita? Ganito na lang. Ayan. Nakikita nyo po ba yun? Teka lang, legs ko yung nakikita yun. Pala ba? Ayan, ayan. Asan na ba? Ayun, nakikita nyo po ba yun? Ah, wait. Ganito na nga lang. Aha. Paano ba natin ipupwesto? Hindi ko alam kung paano. Wait lang. So, ayun na. Napakita ko na sa inyo yung mga plants na kinot ko
at waiting ako sa mga bago nilang leaves. Bali sila, hindi ko sila nilalagay sa sobrang mainit na area. Doon lang sila sa shaded area. But still, meron pa rin sunlight na nakukuha. Para hindi naman hindi naman sila ma-dead, diba? So, dapat, from time to time, i-check nyo din po yung mga plants nyo na kinot nyo. At the same time, yung mga, like ito, lagi ko itong chine-check kung okay pa rin sila. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo dito sa short video ko. Kasi, alam nyo naman, today is Friday. So, very excited ako pag Friday. Kasi, after office, time for my plants. And so, after this, tayo ay magre-repot na naman. So, abangan nyo po sa mga upcoming vlogs ko. So, yun lang po. Stay safe and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye!